everyone and welcome back to my channel, and for today's video, pag-uusapan natin ngayon kung paano nyo malalaman kung peke ba o totoong pera yung ibinayad sa inyo o ibinigay sa inyo. So hindi na natin patatagalin. Okay, so meron akong ditong dalawang 1,000, isang peke at saka isang tunay. So, etong sa taas, eto yung tunay, eto yung peke. So, medyo mahirap agad siyang ma-identify kapag nagmamadali ka. Tsaka pag hindi mo talaga siya papakiramdamang maigi. Hindi mo siya hahawakan, hindi mo siya titingnan maigi. Kasi halos kamukha naman eh, oh. Diba? Hindi mo agad, yung lalo na kapag ang daming kasabay. Lalo na sa mga grocery store. So, mag-ingat kayo. Kasi, ang hirap din eh. Kasi, eto oh, diba? Meron din siyang security thread oh. So, yung langan lang talaga, medyo marunong kang tumingin. Kasi, ako dati talaga, hindi ko alam. Kasi, same na same eh. Okay. So, dito sa taas, okay, unahin natin yung paano malalaman na totoo. Yung totoong 1,000 kasi, pag hinawakan mo siya, yun nga, embossed print, ano siya, ramdam mo siya. Pag hinawakan mo siya sa taas, ayan, nakaarang nakaangat siya. Tapos, yung security thread niya, kita mo makinang siya. Tapos, hindi agad siya nakukutkot. Sa iba kasi, nakukutkot agad yan. Ayan. Tapos, etong sa watermark, eto siya, yung shadow ng mga bayani at president, or kung sino man sa amang pera. So, ayan, kita mo siya yung shadow niya. And, meron po yung 1,000 na nakalagay. Kita ba? Ayan, 1,000. Kita nyo, ayan o, 1,000. Ayan, maaaninag nyo siya. Although, dito sa fake, ayan, may 1,000 din siya. Paano ko papakita? Ayan, may 1,000 din siya, pero napansin nyo, black siya. Tapos, ito, parang white. Parang, ano siya, parang tinatak talaga siya. Yun o, parang ni-stamp siya na ganun. Kumbaga, kaya parang white siya. Dito, black. Kaya, pagtapatin natin. Diba? Kita yung difference. Ito yung, ito yung tunay. Okay. Tapos, yung security fiber, makikita nyo dito, may pagka tinignan nyo maigi, lalo pa pag bagong-bago, okay, mas nakita nyo yung mga blue and red na lines na nandyan. So, mga sa surface, makikita nyo rin. Kita nyo naman eh. Dito kasi sa isa, sa fake, wala. Wala kang makita ng mga blue and red sa fiber. Tapos, dito, makikita nyo kasi, meron ditong optical variable design patch sa 1,000 at saka sa 500. Same 500. Ayan. Yung patch niya, ayan. Ito lang kasi yung pera natin na may patch na ayan. Ayan, isa, dalawa. Dito kasi sa ibang pera, ayan, wala naman. From 20 to 200 wala. So yung 500 saka 1,000 lang yung meron. Pero tingnan niyo maigi kasi ayan oh, dito sa peke, hindi siya makinang. Pero, in fairness, meron din siya, diba? Tapos, dito, ayan o, makinang siya. Tinanggal na ni mother yung, ani, yung teeth niya. Pero, galing o. Makinang siya yung, sa totoo. Okay, dito naman sa, ayan, okay pa yung flashlight ko. Ayan, meron kayong makikitang alibata sa baba. So, yun yung tinatawag nila na see-through mark. Ayan. Buo siya. Yung see-through mark na yan, yung alibata na yan, meaning Filipino, yung ginamit siya na script noong ating mga ancestor, noong bago dumating yung mga Spaniard. So, ayan. Kita niyo siya.
buo siya pag sinipat nyo. Pero sa totoong buhay, pag ganyan lang, ayan, harang hati siya. Pero pag sinipat mo, buo siya. Okay. So, ano pa ba? So, na-discuss ko. And then, yung serial number, ayan. Yung serial number naman, so yung letter muna na una, minsan isa hanggang dalawa. Tapos sunod yung number na napalaki. Tapos makinang yung pagkakaprint niya. Palaki naman siya. So far. Ito yung fake eh. Pero ang galing. Palaki din naman kasi yung fake eh. Pero at least baka may ma-encounter pa kayo na hindi palaki yung magkakapantay siya. So alam niyo na kaagad na fake siya. Tapos, ito yung concealed value na dito sa taas. Meron yan. Kung ano siya, kung magkano yung amount ng pera, for example, ito, 1,000. Pag sinipat mo siya, kasi pagka ganyan lang, hindi mo kita yung 1,000 na nandito eh. Nagsipatin ko nasa siya, ito. Ito yung 1,000 sa totoong buhay. Nakalagay dito yung 1,000. Hindi rin kita kasi pag pinlash light ko eh. Pero pag sinipat mo siya, mga ganyan, kita mo may 1,000 na nakasulat, na naka-print dito sa bandang... Para medyo pagitna na siya ng konti. Medyo mataas lang ng konti. Ayan. Dito, makita mo yung 1,000. Dito kasi, sa isa, sa fake. Kahit anong sipat ko, wala eh. Walang concealed value kung magkano yung ano niya, amount niya. Sa 500, ganun din. Ayan, 500 meron. Tingnan natin. Baka fake eh. Parang yung 200 na to. Hindi ko mas- Ayan, meron din. So, I think lahat mo na. Ayan, lahat naman. Medyo mahirap lang siyang tingnan pag minsan kapag sobrang luma na yung pera. So, ano pa ba? So, yung sa security, ano naman, security thread kasi, yung 100 hanggang 1,000, yan, makikita mo naman kaagad siya, yung, ano niya, yung security thread niya, na parang, ano siya, parang mga sinulid na makinang talaga siya. Kitang kita ka agad siya. Pero yung sa 20 to 50, hindi siya, magkaiba siya eh. Ayun, mas maliit kasi siya. Pero pag tinanan mo naman siya, ayun, medyo kita mo pa rin naman yung thread niya. Ayun. Sa iba kasi, nasan si fake? Sa ano kasi, sa fake kasi, parang medyo paglossy lang siya ng konti, pero hindi siya mukhang thread talaga. Parang print talaga siya. Parang print. Nakita mo na parang printed lang siya. So. Ayan, and sana nakatulong po ako sa inyo para malaman nyo kung peke ba o tunay yung mga pera nyo. Kasi ang daming akong makalat ngayon na peking pera. At kung sakali man na magkaroon kayo ng mga peking pera na may maibayad sa inyo, pwede nyo po siyang dalhin sa pinakamalapit na banko o kaya po sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Dahil may nabasa kasi ako or may nakita ako actually na video na sinasabi doon na kapag ka nakatanggap ka nito, dalhin mo lang sa Bangko Sentral ng Pilipinas and papalitan nila ng same amount. And kung sakali man na talagang garapala na binigay sa inyo to talaga na halata naman na sinasadya niya, so pwede niyo po silang ipapulis kasi makukulong sila dahil nasa batas naman talaga na bawal ng pakalat ng mga fake na pera. So, yun lang po, mag-ingat po tayong lahat and bye-bye! See you next time! Don't forget to like and subscribe!